Ay, okay. Thank you po, Pastor Jeff. Ayan. Okay. Good evening po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Wednesday Upper Zoom Prayer Gathering. Maraming maraming salamat po for being here and for always being present para po ipag-pray natin ang mga mahal natin sa buhay, ang ating mga pamilya, ating mga kaibigan, at ang buong mundo. So, bago po tayo mag-upisa, tayo po ay mag-opening prayer muna. If I can ask Jairus to pray. Unmute. Ayan, Jairus. Ay, naghang ata si Jairus. Hello naghang po. Ay, ayan. Opening prayer, guys. Opo. Heavenly Father, maraming salamat po sa araw na to, sa pagtitipon-tipon mo po sa aming lahat sa gabing ito, Lord. In-offer po namin sa inyo, Lord, itong oras na ito, Lord, para po sa pagpapanalangin po namin sa bawat isa sa amin at sa lahat ng mga prayer requests po ng mga members ng church at kanila din pong mga family. Bless nyo po yung speaker namin today, Lord. Nawa po ay mabless po kami sa mga sasabihin niya, Lord, at maging maging guide po nito namin sa pagpe-pray po namin kami. In Jesus' mighty name, pray. Amen. Amen. Okay, praise report po kung meron tayo mga answered prayers na narinig or answered prayers na yung sa atin, sa family natin. Feel free po to unmute yourself. Okay. Bigla, okay. Ako po, meron si Erza po. Diba last week, nahulog siya, duguan. Mm-hmm. Ngayon, okay na. Yung meron kami na-discover na parang singaw dun sa ano niya, dito sa inner, So, yung pala yung pinaka nagdugo last week. So, at least ngayon, parang puti na lang na singaw, tapos pa, pagaling na siya. So ngayon, hindi na siya masyadong tumatalon. Siya po puto na. Yes. So praise the Lord. Ayan. Ano pa ba? Si Conrad, mukhang gumagaling na yung niya, yung knee and ankle pain niya. Siguro nga, dahil nakapagpahinga siya, hindi na muna siya nagbabasketball masyado. So, ayun. So, praise the Lord dahil ang family ko po ay okay. Tapos, nung last doctor's appointment ko, last week, sabi ng, midwife ang tumitingin sa akin sa Kaiser. Tapos, na-alarm siya kasi, masyadong madikit daw yung placenta sa nakalimutan ko saan, but anyway, that might cause daw hemorrhage pag nanganak ako. So, pinaulit niya yung ultrasound. So, nung inulit yung ultrasound, nagkamali yung yung previous ultrasound. So, okay daw yung ko ngayon. Yung pregnancy ko. So, ayun. Praise the Lord. Amen. Oo. Pag hindi daw ako in-induce on the, yung date ng expected secret. I know, matika ko ng mabuking. i-induce daw ako. Ayun. It's sometime next week. Manganak na po ako sometime next week. Yun. So, kung sino man po ang mga nanghula
na pero ano, ano pa rin, may nakahula nung exact date eh. Pero ang tawag dito, yung time, anytime pa rin from now until nung ano, nung date na i-induce ko. Pwede pa rin bago. Oo. Yeah. Pero next week po talaga, for sure. 28 na yan. Next week for sure. Ayan, Kuya Aldrin, mga worship team. Ayun. Next Sunday, baka ano, talagang kailangan ko ng ipahinga. So, ayun. Yes, yun lang po. Salamat po sa mga prayers nyo. At okay po ang bata. Maglakad-lakad ka lang para hindi ka mahirapan. Laging sa mind ko yung sa 27. Ano ba yung araw yung 27? Ano bang araw yun? 1, 2, 3. 27 is Wednesday. Wednesday. Ah, Thursday. October 27. Oh, yan. Basta. Gusto nyo palitan yung mga dates nyo. Oh. Antan nyo na. Basta next week. Anytime next week. Ayo, sino po ang may praise report? sina ano ba? Jirel tsaka si ano, Rizel, okay na? Opo. May ano na lang, latak. Latak. May latak na lang ng ubot si Paul. Okay. Uy, wait. Nagpag-upit ka? Okay. Ako, hindi. Akala ko lang nagpag-upit ka. Yeah. Oh, that's good. At least, ano. So, masigla na sila ulit. Sigla na sila. Masigla na. Sobra ng gulo nila. Okay na. Times 10 ata. Joke. Kapag-recover. Ay. Okay, ano pa? Sino pa po ang may praise report? Sige, ako praise report ko lang. I thank God kasi, di ba, for the past week, hindi talaga ako nakakatulog sa gabi. Usually, ang tulog ko, alas 4 na. Bakit yun, report? Ano, Tita Pe? Anong dahilan? Siguro marami lang tumatakbo sa isip ko kasi yung naghahanap ako ng trabaho, tapos iniisip ko yung mga bata sa Philippines, ganyan. Pero nakita ko sa YouTube, sabi ni Dr. Ong, chamomile tea sa gabi bago matulog, it helps daw sa pagtulog. So I did it for the past week, kaya gabi-gabi nakakatulog na ako. Minsan 12 o'clock lang, inaanto ka na. Anong gagawin? Chamomile tea ba yun? Chamomile, oo. Sesto, digestive system. Oo, nakakatulong daw sa pagtulog. Oh. Kaya, I thank God, umepekto naman sa akin. Kala ko may caffeine din yun. Wala. Meron siya, ano siya? Free caffeine. Free caffeine siya? Oo. So, it works for me. Yun. That's good. Tapos last week nagpunta ako sa 550, tatlo-tatlo yung taong nakasalubong ko, nagre-refer sa akin sa trabaho, may mga opening. Kaso hindi pa ako ready kasi ang dami ko pa nga mga doctor's appointment. Ang prayer ko by November ako mag-a-apply ng trabaho. So I'm praying na the Lord will open doors for me. Yeah, actually nasa prayer list din po namin kayo. Oo. Sa provisions na. So, ayun, praise the Lord. Wale, ang Diyos ang magbibigay ng trabaho. Yung hindi masyadong stressful, hindi masyadong tayo. Yung mga ganun ba? Oo. Tsaka mga among naninigaw. Ay, nako, dapat wala yun. Diba? Maraming ganyan sa 550 eh. Kaya yun ang prayer ko, huwag akong matapat sa amo. For 20 years, mabait yung amo ko. Kaya sana mabait din ang mga kapapuntahan ko. Yeah. Ayos yan. Kind word yan. Sino po ang may prayer request? Ako. Sige po.
Kayo po ba, Tita Fe? Meron, Profesora? Ikaw ba nagsabi ng ako? Ako, pero inaano ako ng devil kasi. Nagagalit ang devil sa akin. Ay, bakit po? Whenever you do something for the Lord, you know, gano'n, normal yun eh. Normal. Mm-hmm. Yeah. So, praise the Lord po doon. Sabihin, you're doing something good. Yeah. Yeah. Atake ng mga kaaway. Ay, naku, oo. Praise the Lord. Ako po meron. Yes po. Yeah, I am thanking God kasi nung sa mga unang test ng apo ko nung nasa tiyan ng anak ko, eh medyo mga problem 'di ba sa chromosome. Pero lately good na yung mga results, naging okay na siya. So God, hindi na kami kinakabahan, yung ganun. Salamat sa Diyos. Praise the Lord. Yes. Tsaka yung maging safe siya all throughout the pregnancy. Good evening po, Pastor Bert. Ay, magandang gabi po. Sorry po. Medyo meron lang anong kausap kanina sa kabila. Oks na oks po yun. Magandang nasa gabi po sa inyo lahat. Pasensya na po. Gabi, hello po. Good evening, Ay, Professor. Good evening po. Ay, kumusta na, Sister Amy? We miss you last Sunday. Ay, oo nga po. Happy birthday po, kay Tito. Oo nga. Malaya. Happy birthday. Happy birthday. Yes. Hello po, Malaya. Malaki po. Itong banta masala. Ayun. Oh, sige. Yan. Okay. Thank you. Okay. Akit lang daw siya. Akit muna. Ay, aray ko. Napukpok. Akit ko lang yung alaga ko muna. Oh, sige po. Ako yung bodyguard dito eh. Sa ilalim ako. Sila sa itaas. Yes. Para safe ang mga ladies. Ayan. Nasa praise report po tayo ngayon, Pastor Bert. Oh, praise report? Report, oo. Okay, sino, tapos na lahat? Kayo na, Pastor. Kayo na, turn nyo. Okay, ano bang ginawa ko? Okay, yesterday, naglinis ako sa bahay. Wow. At napasubo ako. Ay! Dabi ko palang dapat palang linisin sa bahay. So, nilinis ko yung patio. Ang dami kong mga karga. Oh, wow. Dumating ako sa Amerika, damit ko lang ata ang dala ko eh ngayon eh. Ang dami. Yung mga ibang libro ko naka-lagay sa container na plastic. Mm. Ang dami ko na palang libro na hindi na nababasa. Pero meron akong library na dalawang bookshelves. Meron pa ako dito sa Beverly Hills. Grabe talaga. Malaya kapag nandito ako. Well, yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon na every time na nagbibiyaya ako, eh, iniingatan kami. There are two incidents na muntik na kaming mabunggo ng mga sasakyan. Hindi kami yung magbubunggo, yung mga ka-ano namin. Naka-green na. And then somebody will hit the red light. Oh no. Eh sabi ko nga eh, every time na nag-green, nagka-count muna ako ng 5 seconds before I have to step up sa gas. Eh buti na lang yung F150 ba 'yun, yung mga truck. Yan, bilis niya. Oh no. So then yung isa naman, yung FedEx, nasa harapan na namin. Ang tinitingnan niya, yung cellphone niya. Oh, yes, ma'am. Good night, ma'am. Yeah, yun yung mga ano na nagpapasalamat ako sa Panginoon na I know na ang Panginoon ang nag-iingat sa amin. And I know na about it sa atin, sa mga nagmamaneho. Every time we go out of the house,
Sabi niya, in your coming in and getting out of your house, the blessing of the Lord will be upon us. And I believe na yun ang Panginoon na iniingatan tayo. Minsan yun nga na hindi mo inisip na parang nagkamali ata ako, nag-U-turn na ata ako o nagkamali yung route ko. And minsan iniingatan tayo ng Panginoon, nilalayo tayo sa ano, sa hindi maganda. So yun po yung pasalamat ko sa Panginoon na binigyan niya na ako ng lakas na maglinis kahapon. Kasi nga sa Saturday hindi kami makapunta sa ano yun, sa anniversary ng church natin. Ay, foundation pala this coming Saturday, no? Kasi meron kaming bisita yun na medyo nagtabi-tabi na sa bahay. Kasi yung bahay parang hindi na bahay Bahay pa naman pero konting ano, arrange lang kaya. Basta well, siguro na ng bahay niyo saka maayos. Well, siguro reminder din sa atin na the coming of the Lord is so imminent, no? And we have to clean up the house, sabi nga, na judgment begins in the house of the Lord. Kaya siguro reminder lang sa akin 'yon na habang naglilinis ako na the Lord is reminding us na no, na tayo ay maging malinis o matuwid sa ating Panginoon. Even in this time na hindi natin alam, no, very unpredictable. Kaya salamat po. At yun ang patutuko, pasalamat sa gabing ito na ang Panginoon ay iniingatan tayo at binibigyan tayo ng kalakasan. Thank you po. Maganda nga paalala yun, Pastor Bert. Yeah. Lalo na yung mga, yung sabi nyo nga, pagdating din si America, damit lang ang dala nyo. Yeah. Tapos ngayon, magugulat, sobrang daming dami. Iniisip ko na kung kanino ko pa yung pamimigay yung mga libro ko sa Pilipinas eh. Kasi meron din ako libro dun eh, marami din sa Pilipinas eh. Nabi ko ilang taon lang ako dito, sa bagay medyo matagal-tagal na ako kakabili ng mga libro at saka ano eh, na, nakabuo na ako ng library ko. Wow. Anyway, it's good na may si professor, alam niya yan eh. Kapag nagtuturo eh, dapat marami kang binabasa. Yeah. Hmm. Pati preacher, kahit ano, kailangan ang libro din. Si Jayata kasama natin, ano? Yes. Good evening, Brother Aldrin, Brother Jairus, si Jairus. Good evening po. Hi, good evening. Oo. Oh. Nandiyan na pa sila, si Pastor, ano? Opo, si Pastor may tinatapos lang daw na deadline. Yeah. Sister Rainy, kumusta na si ano, si Brother Alvin? Ang birthday boy. The birthday boy. Ayun, okay. Meron pa po bang ahabong sa press report? Ang mga Anastasio ba pala? Ang mga Anastasio hindi pa yata nagsasalita eh. May praise report na tayo dyan, kay Aldrin. Ano ba praise report? So far, okay naman. Praise report, di ba, yung na-anticipate ko na mahirap yung gagampanan kong role pagka wala ka, Pastor Atin. Pero, parang hindi ko pa nga natatry, parang iniisip ko nahirapan na ako, dapat i-try ko muna dahil alam ko na magagabayan nga ako ni Lord, di ba? Sabi mo nga ginagawa natin to para kay Lord. So nabubuhayan ako ng loob. Thank you sa ano, encouragement. Amen. Yeah. Praise God. Yeah. Yes. That is one way now we grow and mature in serving the Lord. Amen. Yung pinupush ka ni God na ano sa comfort zone mo, parang yes. Kailangan mawala ka sa comfort zone mo kasi kailangan mong mag-grow. Yeah. Yes. Exactly. Amen. Diba? Diyan tayo natututo. Kapag ka medyo
Iba nga yung lagi nilang sinasabi yung pagka tinuturuan lumipad yung ibon. Minapabayaan eh, di ba? Nung ano, mother eagle. Tapos babagsak yung ibon hanggang sa matututo siya lumipad. Yeah. So, ayun, ganun. Di bale. Masasanay ka rin. Masasanay ka rin, until na ano, until na maging automatic. Second nature. Parang gano'n. Yeah. I guess, gano'n talaga yung kailangan mo talaga i-manage yung time mo. You'll make some sacrifices pero it's all for God's glory. Mm, amen. 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 Mm. Yeah. Praise God, yeah. Tapos maano mo yun pag Sunday. Makikita mo yung lahat ng pagod at hirap mo dun sa Sunday mismo. Yeah. Na ano, yeah. So, praise the Lord. Tsaka yung, syempre, this is for the ministry, para sa worship team, para, yes. Yan, mabless din sila. Yeah. Ayun. Praise the Lord. Uy, may sumisilip. Ha? Ang maliit na malaya, sumisilip. Okay. Okay, praise the Lord. Dadako na po tayo. Wala na bang hahabol pala? Tayo pumunta sa words of encouragement for this week. Ayun. Okay. Mute ko muna tayong lahat. Okay. Ay, so, doon na po tayo. Dadako sa words of encouragement. Ayan. Na iahatid po sa atin ni Sister Rachel. Ayan. Amen. Hello po. Yes. Rachel, take it away. Good evening. Good evening. Good evening. Gusto ko pong i-share yung Bible verse na ito. Siguro mga 2 weeks ago pa po ito na hindi naman pin-repair. Kundi yung alam ko na ito yung i-share ko nung, sa time ko pag ito na sa prayer gathering natin. So sa Ephesians 3 verse 12, in Him, Jesus our Lord, and through faith in Him, we may approach God with freedom and confidence. Confidence. Apo. So sa Tagalog, mas masarap pakinggan. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag ang loob. Okay? So, ang question, may question. May question din ako. So, kapag may mga problema or may mga iniisip tayo, pwera kay Jesus ha, syempre, given na yun na lalapit tayo kay Lord. Sino yung nilalapitan mo? And kapag nilapitan mo ba siya, nakikinig ka ba sa kanya or naniniwala ka ba sa kanya? So, yun ang tanong for today. Mauna na si Jairus. Paulit nga ng question. Pag may problema ka, pwera kay Jesus syempre, given na. Sino yung nilalapitan mo? And then, kapag nilapitan mo ba siya, naniniwala ka ba sa kanya? Or nagtitiwala? I mean, naniniwala or ano bang iba pang term? Basta naniniwala ka ba sa kanya? Sinusunod mo ba yung payo niya? Bukod sa'yo. Bukod syempre sa asawa, ganon. Oh, sige. Kasi ano, una kong nilalapitan, ang hirap ng sagot eh. Kasi siguro kapatid ko tsaka nanay ko. Pero madalas kahit may sinasabi na sila, syempre parang kung parang di ka rin naman nakikinig in the end. Ganun. Ewan ko, ganun ako eh. Okay, yung iba naman.
yun. Doon mo marirealize na buti na lang hindi ko sinabi to. Kasi masasaktan mo yung tao. So yun, yun yung lagi ko talagang hanggang nandito ako. Pag halimbawa, kagaya yun na na-stress to minsan, yun na lang inaano ko talaga yung okay, ganito gagawin ko. Yung talagang tumatak sa utak ko yun. Talagang inaano ko talaga yun sa akin na kailangan kasi yun eh, kailangan talaga. So yun doon ako nagpapasalamat kasi may taong ibinigay sa akin ni God na talagang parang pamangkin ang turing niya na sa akin, hindi dahil kliyente kami ng asawa niya. Hindi ganun eh. Parang pamilya na yung turing niya sa amin. Ganun. Ganun. Salamat po. May iba pa po ba na gusto mag-share? Ako, ano, syempre bukod din kina ano, kina Pastor Jeff, di ba? Ako si Maria. Na, kilala niyo si Maria, di ba? Opo, si Maria. Yes. Kasi si Maria, na-meet namin siya siguro mga 2 years ago dun sa church na pinagalingan namin. Tapos, ano, yung, because she's, ano, she's very spiritual, ganyan. So, prayer warrior din namin siya noon, ganun. So, ano siya, parang everyday, lagi siyang may Bible verse na pinapadala sa akin, mga words of encouragement, mga ganun. So, kapag may mga naiisip ako ng mga problema, mga ganyan, siya yung nasasabihan ko. Tapos, ano, pagka may kailangan akong advice, para ako si Jairo siguro, most of the time, 99.9%, inaano ko, sinusunod ko yung mga sinasabi niya. And praise the Lord, dahil nga, ano, malapit siya kay Lord, so yung mga advice niya is, ano, is okay. So, ayun. Praise the Lord. Salamat po. So, sa mga nag-share po, di ba po, we feel good dahil may relationship tayo sa mga taong yun na pinagkakatiwalaan natin. And ganun rin syempre kay Jesus or Lord doon sa Diyos natin. Kasi tinanggap natin siya. May background music. Tinanggap natin siya and then nagkaroon rin tayo ng relationship. And then yun yung binigay niya sa atin, yung freedom para lapitan siya. Kahit saan man, anong oras man, walang pinipili. Lagi nandyan si Lord para sa atin. So, ang point number one ko is yung privilege po na tinanggap natin yung Diyos sa buhay natin dahil na nga nagkaroon tayo ng kalayaang lumapit sa Kanya nasan man o anumang oras. Kasi di ba yung mga kapatid natin hindi pa nakakakilala sa Kanya. Kani-kanino pa lumalapit sa albularyo, sa manghuhula, di ba, sa manggagamot. Hindi nila alam na pwede naman palang direct, ano yun, parang i-direct message o direct prayer si Lord. Lalo-lalo na kapag may mga gusto kong ilapit sa Kanya. And then yung susunod po pong point number 2 is kapag naman naidulog mo na sa Diyos, yun na yung confident ka na alam ko sasagutin ako ni Lord. Hindi man siya, alam mo yun, parang hindi man laging oo, hindi man laging oo, pero alam mo na yung ibibigay niya sa iyo, yun yung best para sa iyo. So kasi 'di ba pag kasi hindi ka pa nakakakilala or hindi ka pa Christian ganun. Magtatanong ka eh parang bakit pa kaya hindi ngayon? Ba't hindi ngayon? O bakit hindi nagkaganito? 'Di ba ganun? O hindi naman 'to yung ipinalalangin ko sa kanya eh, parang ganun. So may gusto po akong i-share kasi naalala ko, sinag-aayos po ako nung sa board of nursing ko, 'di ba? Na nung 2 years ago, tinanong ako ni Jairus. Sabi niya sa akin, ba't hindi mo pa ayusin yung NCLEX mo? Ganun, sabi niya. Sabi ko, nag-aaral ka pa nga. Paano, pag pinag-aaral ako, mag-aaral tayo parehas. Ganun. So, ayun po. Tapos, itong year na to,
niwe-wave nga po nila yung deficiencies doon sa mga nursing na graduate sa Pilipinas. So, yun lang, yun po, actually, yun po yung praise report ko. Gusto ko lang po siyang i-add on doon sa shinare ko pong ano. Kasi dahil po yung confident po ako noon. Hindi, I mean, hindi ko naman po sa hindi gustong mag, alam mo yun, mag-apply for the NCLEX 2 years ago. Pero alam ko sa sarili ko na, oh, may ibibigay si Lord na best or yung timing para sa akin. Kasi confident ako eh. May confident ako na ibibigay to ni Lord sa akin, pero in His time. Ayun lang po ang aking i-share. Amen. Napakagandang paalala sa atin na ang tiwala natin sa Diyos. Kasi totoo, bilang Kristiyano, ay ako, para sa akin, nung bago-bago akong Kristiyano, ayan, may mga ano pa, may mga doubts, may mga questions. Pero the more na nagtatagal tayo sa relationship natin with the Lord, totoo, nagiging mas confident na nga tayo. At saka, hindi na tayo masyado nag-worry. Diba? Ang sa amin naman noon, ano eh, finances sa amin ni Conrad. So, dati, kahit may trabaho ako, you know, as a nurse, ha? Parang laging kulang sa budget. Tapos, eh, si Conrad nun walang work eh. Siya nag-aalaga kay Elsa. Tapos ako yung nag-work. Tapos ngayon na nag-switch kami, ako hindi na ako nagtatrabaho. Tapos si Conrad, eh, you know, so siya yung full-time, pero hindi naman ganun kalaki ang sweldo. Pero, nagkakaroon kami ng funds. Nakakapag-tights kami. Dati nung nagtatrabaho ko, ang hirap pati mag-tights. Alam mo yun? So, doon namin natutunan yung ano, yung talagang trust in the Lord. Kahit sa finances namin. So, ayun. Oh, ngayon, nakakapag-tights kami, ganyan. Tapos, hindi pa rin kami nagkulang. So, yeah. Yun yung talagang naalala ko lagi yung ano eh, yung teaching yung word of encouragement ni ano ni Tita LV eh, yung taste and see, di ba, the goodness of the Lord, parang ganon. And once you've tasted and seen and experienced talaga yung goodness ng Diyos, hindi ka na maghahanap ng iba, hindi ka na babalik sa dati, parang ganon. So, and yung confidence natin talaga, praise the Lord. Kaya Kuya Aldrin, o oh, diba, Kuya Aldrin? Yung mga ganyan-ganyan na mga ano, oh, parang ang hirap yata. Naku, mawawala lahat yan. As in. Diba? Kasi yung confidence mo magbe-build up. Hindi yung confidence sa sarili natin eh. Kundi yung confidence natin sa Diyos. Na siya yung talagang magbibigay ng wisdom, magbibigay ng strength, magbibigay ng alam mo yun, ng talents pati, kung sa palagay natin na parang hindi yata ako marunong sa ganitong bagay, siya pa rin na magbibigay. Di ba? Yung ano, we have an unlimited God with unlimited talents, unlimited abilities na pwede niyang ibigay sa atin. So, ayun, God is good. And thank you for encouraging us, Ate Rachel. O, oh, diba? Pwedeng-pwede na sa mga sharing-sharing ng word. Kaya, dito natin malalaman kasi, I mean, I'm sure, hindi lang sa aming mga pastor nang umusap ang Holy Spirit. You know? Sa lahat sa inyo, lahat ng tao sa church, nang umusap yan, i-share nyo lang sa amin. O, oh, diba? And this is an opportunity para sa lahat sa inyo. Sana nga, ano eh, sana all, o diba? Sana lahat ng tao sa church, you know, marinig natin na mag-share ng salita ng Diyos, o diba? Imagine kung anong magagawa ng Diyos sa church natin. Kung lahat tayo nakakapag-hayag ng salita. So, and again, confidence ay sa Lord, hindi sa sarili natin. Praise the Lord. Okay. Any other ano mga experiences from before, mga examples na gusto niyo anuhin, i-share about itong being confident and being free, di ba?
Tita Amy, yes. Yeah. Dati, yeah, parang wala pa akong masyadong confidence na mag-pray out loud, ganyan na. Parang prayer noon, parang bulong-bulong lang, ganyan. Pero habang nagbababad ka sa Word of God, kakapakinig ka ng mga words of wisdom sa mga sa inyo, sa mga pastors, ganyan. Parang dumarating yung ano, dumarating na sa heart mo, sa isip mo, kung ano yung pagpipray mo, natututo ka talaga. So, ako talaga, blessed ako talaga na nakasama ko sa prayer team natin, sa Bible, ano, sa Bible study, ganyan. Kasi it really strengthens my spiritual spirituality at saka yung confidence ko sa sarili ko. Yun. So it really is a great help na lumalago sa Panginoon. Yun. Amen. And ano, it takes two to tango, ika nga. So kung natututo kayo sa mga naririnig nyo, ganyan. Pero ano din eh, ang contribution nyo yung hindi kayo nag-a-absent. Yung lagi kayong present. Alam mo yun? So, yung kagustuhan nyo po na matuto. Isa po yun dun sa pinasasalamatan ko kay Lord. You know, lalo na sa church natin. Nakita nyo, Bible study, lagi kayong present, o diba? Kayo-kayo din, o diba? Kasi gusto niyo matuto. So, nakakakuha lang. It's a great word, yeah. Anybody else po? Bago po tayo dumako sa ating prayer, sa ating prayer list, any additional thoughts? Examples? Mga ganun. Kung hindi po magtatawag ako, kasi si Pastor Bert mukhang malalim ang iniisip eh. Mukhang may naalala si Pastor Bert eh. Then nakikinig ako sa mga ano mga patuto at saka mga ano mga paliwanag, and truly indeed na tayong mananampalataya, even us, you know, na we are sabi nga, and even no, si professor, alam niyo ito na learning is a process, it doesn't stop, you know, kasi kapag nag-stop yung ano mo learning, parang water yan eh, di ba? Kapag na yung water naging stagnant, it mabubulok yan, mawawala na yung freshness niya. So ganun din sa relationship natin sa Panginoon. We continue to grow as long na yun nga yung mga binanggit, no? We put our trust in him, our faith in him, no? And as we grow, yun ang ano ng character ng ano Kristiyano, yung tinitingnan ng Panginoon na maging consistent yung ano natin, yung faith natin sa kanya. And I know that even Abraham, no, 'di ba, yung faith niya sa ating pag-aaral every Friday, na even though they call him the father of faith, una talagang nakita ng Panginoon, pero along the way mayrong mga flaws, no, mayrong mga kapalpakan, pero still as he walk along with God, no, yung faith niya nagiging consistent na completely trusting the Lord. Parang itong binasa ni ano ngayon yung senior ni Sister Rachel, na that confidence, no? Kapag nandun ka na sa Panginoon, talagang yung lahat ng mga decision mo. It is really na relying, no? On the Lord, not on yourself talaga, na that the Lord is always there, na either on your own way or yung iniisip natin, pero ang Panginoon pa rin, no, siya yung gagawa para sa atin. Ang kailangan lang talaga totally yung maging consistent tayo sa kanya, sa pananampalataya natin. So I am blessed sa mga naririnig ko sa inyo. Eh, gusto ko sana marinig si professor eh.
Manong, siyempre, yung full of wisdom si Professor. Ayan, si Professor po ang susunod. Yes po. Okay. Okay. Dalawang importanteng words para sa akin dito sa scripture na ito. Freedom and confidence. You know, talking about freedom, it makes me believe that I can come to God for anything that I need. Any problem, anything that I need the help of God, I can come to Him. And I know that God is faithful, and that if we trust Him, you know, He will always do what is good for us. That scripture from the word, the book of Isaiah 43:2, it says, dahil ang buhay hindi naman smooth, may mga problema, may mga kung anong mga needs, mga ganyan, we can come to Him with anything of those. And alam natin na ang Diyos faithful. Yung Isaiah 43:2 says, when you go through deep waters, I am with you. When you go through, what is yung avail to the word of God, you know, we learn from day to day, you know, and then we grow, and it helps build our confidence in the Lord. God is faithful. Amen. Noon, I would like to cite, you know, nung I can recall so many experience ako nitong confidence sa love of God and His supply. During the war, yung Japanese war, I was a little girl at that time. And under General Santos, there were 3,000 evacuees whom he had led to Cotabato. Tapos, mga farmers yung nandoon. Biro nyo yung 3,000 evacuees. He distributed this evacuees, you know, among the farmers of Corona del Valley. Then, so, araw-araw, yung mga farmers, kasi walang dala na bigas, walang dala na tubig, inumin, wala lahat. Kasi tumatakbo dahil ang mga Muslim papatayin ang mga Christians. Pero alam nyo, araw-araw nagbibigay yung mga farmers, mayroong magbibigay ng bigas ngayon na half a ganta. Tapos, it will last for halimbawa 2 days. Yung malapit nang maubos, mayroon namang magbibigay. So that one, I cannot forget. It has built my confidence in the Lord talaga that no matter what, He is there to care for us. Praise the Lord. Wow. Praise the Lord. So, ibig po bang sabihin nun, Tita Faye, kayo yung mga, ano, yung mga evacuees, mga ganun? Oo, 3,000 evacuees. And he led the 3,000 evacuees to Cotabato, and he took walking with the animals, carabaos and cows, you know, for a week, 7 days, day and night. And you know, the Muslims were very cruel to the Christians before. They would cut off your head. Oh, they had the freedom, you know, to cut off the heads of Christians, you know, kahit na mga bata, ganyan. But you know, God did a miracle. Wala silang napatay na kahit isa sa 3,000. And they were there on the streets watching, you know, any Christian walk by.
puputulin nila ang ulo, but God was with us because there were Christians who were praying. And God looked down and protected the whole evacuation group. Yeah. Hindi namatay sa gutom. Araw-araw may nagbibigay. Wow. Hindi ko makakalimutan yan. Yeah, because it was really something that was impressed in my mind. Araw-araw, mayroong ano ang Diyos. So that built my confidence in the Lord. Yeah. He supplies our needs talaga, no? Yes, yes. Every day. Yeah. Amen. And I developed the freedom of asking anything. Hindi ako nahihiya sa Diyos. Because I know how much He cares. Amen. O nga. Yun ang maganda eh, sa relationship eh, di ba? Hindi ka mahihiya, hindi ka matatakot na magsabi. Yeah. So, yeah. I mean, like, hopefully, maintindihan ng maraming tao yun. Kung gano'ng matrap ang magkaroon ng relationship with God. Yeah. And ito pa, no? Ito pa. Iklian ko lang kasi we need time for others. When after the war, yung Second World War, lahat yung mga evacuees, they traveled back to the cities where they came from. And most of us went to Davao City dahil walang Muslim yun. During the travel, 1 week travel, you know, on the carts with the carabaos and the cows pulling the cart and the sleds, umulan ng malakas. Nag-overflow ang river. Biro nyo, malayo-layo pa, mga 1,000 feet away. Muslims mismo sumisigaw. Huwag kayong patuloy sa language nila. Huwag kayong patuloy dahil kung magpapatuloy kayo, itong rivers, bahang-baha, nag-overflow ang water, mamamatay, malumos ang inyong hayop, at saka malulumos din kayo, mamamatay kayo. Just imagine. God is really wonderful and powerful. Praise the Lord. Praise the Lord. Mamatay sana pero God protected His people. Oo. Because Christians were praying to the Lord. Yeah. Kaya napaka-importante talaga na prayer. Yeah. Especially yung protection. Yung protection. Like we always pray for God to protect tayo, yung Lafilnas. You know, at saka yung mga family members natin. Naalala ko tuloy yung patutuo ni Pastor Bert kanina. Ilang beses kayong muntik na bangga. Alam mo yun, yung ganun ba? So, yeah, again, kung malalaman lang ng mga tao kung gano'ng importante yung prayers. Yes, talaga. Yeah. Alam mo yun, that it really does build up confidence. At saka yung faith natin sa Panginoon. So, huwag po tayo magsawa, ha? Sa kapag-pray, ha? Oo, kasi kung hindi tayo magpo-pray, sino ang magpo-pray para sa kanila? Kaya, kasama din natin sa prayers yung mga missionaries, tsaka mga intercessors. Ayan, sinasama natin sila. Sinasama natin sa prayers yung mga frontliners, tsaka mga essential workers, lahat yan kasama sa prayer list. So, yeah. Hopefully nga itong yung prayer gathering natin na to. Yes po, Pastor. Pastor Bert, nagtaas yeah, po. Yeah, Pastor, ano lang po. Nabanggit nyo lang po yung mga misyonero. Isama po natin yung mga misyonerong nakidnap sa, saan ba ito? Somewhere in... Haiti ba yun? 17? Haiti ba yun? Yung mga may nakidnap na mga missionary. Yeah. 17 missionaries. Including children and the mission. Yeah. Yeah. Mga Amerikano at saka mga bata ata. Yeah. 17 million daw. I don't know. I don't remember the place. Pero ano. Oo, nakita ko nga po ata yun sa ano, sa CNN. Just include them sa ating mga panalangin. Yeah. Sa Haiti.
Sa Afghanistan, Pastor? Sa Haiti po. Ah, sa Haiti. Oo. Haiti, yeah. Eh, alam mo yun, like nung pinapanood ko, sinasabi sa inyo, tinamaan na nga sila ng earthquake, tinamaan sila ng yung bagyo, yung flood, ganyan. Hmm. Tapos biglang, naisipan pa nila mangidnap na mga missionaries. Yeah, kasi pero, Pastora, yung presidente nila na assassinate and they have a new president. I don't know if they have a new president right now. Kaya magulo eh. Kaya marami mga gangs at yaka yung mga, yun nga, yung mga nangingidnap na dumami. Kaya pinupuntirian nila yung mga Americans. Kasi ano eh, ransom, wala silang pera, magulo, ganun. Kaya yun ang gusto nilang madaling ano, ikabubuhay nila yung ano yun, yung mangidnap sila ganun para ransom, magkaroon sila ng pera. No. Oo, kasi parang part ata ng isang church organization yung mga yon, tapos syempre, di ba, mga donasyon, mga ganun. So, sa Haiti po yun, narinig nga po yun. Okay. Ay, nako, praise the Lord. God is good. Yeah, include din natin yung ano, yung sa Afghanistan. Yung mga kababaihan talaga eh, ano. Talagang napakahirap na sitwasyon nila ngayon. Eh lalong-lalo na yung naipanganak na yung generation na 20 years. They thought na 20 years eh namulat sila, talagang meron silang democracy, but now they are wondering what happened to their country. Bakit wala silang kalayaan ngayon? And mostly po na research ko rin yung mga Afghan eh, marami pong mga ano yan, mga Udyo na nandyan. Kaya yung mga Taliban eh, hindi natin alam, baka lahi ni Ismail yan. Pero mostly yung mga Taliban girls eh merong mga anyan, mga Udyo. Yung Pustan, kung babasahin niyo yung mga ano nila, yung lineage nila, they came from the tribe of Israel. Oh. Yun ang mga lost tribe. Missionaries, kids. Teka, may sabi in Haiti. Ayan. Itagpag na natin. Okay. Okay, meron pa po ba tayong ano, idadagdag pa? Na mga kwento-kwento, mga past experiences natin. Hindi ba maano ko, Pastora Tin? Yes po. Experience with the Lord helps build confidence. Yes. Experiences with God. Yeah, kasi yun po yung ano eh, nagpapaalala sa atin. Yeah. If ever na, you know, may mangyari ulit na parang ganun in the future, alalahanin natin yung nakaraan kung paano tayo saved ni Lord. Kaya, ano eh, ang ganda ng ginagawa natin sa Bible study, nag-aaralan natin yung mga past, yung mga nangyari sa kanila. Mm-hmm. Kasi, nangyari din ngayon eh. Yeah. So, kung binasa natin yung mga ginawa ng Diyos noon, yeah, may encourage tayo na magpatuloy ngayon. Ang galing ng memory ni ano ni Profesora. Ay. Oh, why? Very vivid pa 'yun eh. Very vivid sa kanya yung mga nangyari noon. Oo, ang dami-dami. Meron pa yung hinihiwa yung buntis na babae, yung habang nagta-travel kami. Habang nagta-travel kami, hindi ko na makakalimutan. 1 week si General Santos ang lead, nag-lead, you know, yung mga buntis na babae sa bayonet, ginagamit ang ng mga hapon. Oh. Hinihiwa ang tiyan, kinukuha ang baby,
And itos ng bayonet nila with their bayonet up and then cuts with the bayonet. Oh my God. Yes, yes. Brutal. Wala pang inumin sa daan. Putik. Tapos walang mainom. Doon bumibili yung mga iba sa mga Muslim pa talaga. Tapos yung tubig, yung hindi malinaw. Parang may putik pa. Wala kang magagawa. Walang mainom. For 7 days doon, nagbibiyahe. Lumalakad lang. So, yung mga yon, ang dami talagang mga ginawa noon na nag-ano sa mind ko talaga. Grabe. Eh ngayon may mineral water na tayo, 'di ba? Mga nakabote-bote na grabe, ang hirap naman mo. So professor, tinutukoy niyo pong General Santos 'yun ang pinangalan ngayon sa isang lugar doon, General Pastor. Yes, Pastor. He was the one who led with the assistance of Captain Habilosa. Tapos yung isang city na yon pinangalanan after him because of the great achievement that he had made for people who were supposed to be dead, killed by the Muslims. O, di ba? Hindi lang prayer meeting, may history pa. May lessons pa tayo in history. Pero yan. Dami mo na, 3,000 ba yun? Yeah, 3,000 evacuees, you know. Wow. Yeah. Yung mga hayop kung minsan nanganganak sa daan. May mga kalabaw na buntis, may baka na buntis. Araw at gabi, lumalakad. Hihinto lang ng 2 oras. Matulog sa lupa, tsaka magsaing. Wow. Yeah. Ayoko nang imagine. Parang, ang hirap. Oh my God. Hindi mo yun naranasan niyo, Tita Faye? Oo. Nag-evacuate kami. Ganyan, totoo. Yeah. Kasi ang mga Muslim, papatayan niya kami. Yeah. Ay, naku. God is good. God is good. Really. Yes. Yes. That you live to tell the story. Mm-hmm. Sa amin ngayon. Like, wow. God is good. Yeah. So kung tayo ay nagrereklamo na dahil sa sobrang hirap ng buhay ngayon, what more nung kayo? Diba? Yeah. Wala pang cellphone nun, Professor, ano? Ha, Pastor? Wala pang cellphone nun. Oh, wala, Pastor. Walang radyo. Cellphone. Ang opisina lang ang may radyo. Walang mga picture. City Hall lang ang may radyo, Pastor, eh. City Hall lang ang may radyo noon. Grabe. 7 days na lalakad na. Oh! Yun nga lang na 10 minutes na walk, nagre-reklamo na. Uy. Mm-hmm. Ah, grabe talaga. Ay, anyway. Grabe talaga. God is good talaga. God is good, yeah. Yan, maganda yung lineup natin sa linggo eh. Salamat, salamat. Yeah. Mm-hmm. Ganda yun. Dahil napakabuti ng Diyos. Anyway. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-share. Again, maraming salamat kay Ate Rachel. Dadako na po tayo sa ating general prayers. Ayan, mag-a-assign na ako. Slide 1. Ayan, wait lang. Slide 1. Ito pong lahat. Exit na ako, ha, Pastor? Ay, exit na po kayo. Okay. Ha? Kasi darating yung mga apo ko, merong kasi silang pumunta sila sa malayo para kunin yung kotse na yung pinabayaan. May problema. Oo. So, baka darating na sila ngayon. Ano ha? Opo. No worries. Okay, thank you. Thank you. But my heart will be with you all. Sige po. Good night po. Good night. Po. Sige po. God bless you all. God bless you all. Hey, Pastor. Professor. Hey, Professor. Teka. Hindi ko lang alam kasi kung i-remove ko na lang siya, hindi yata siya
marunong mag-ano. Wait lang, rinig natin. Ayan. Hindi yata siya marunong mag-off pagka hindi in-end yung ano. Actually, siya yung slide 1 eh. Adi, ako na lang ang slide 1. Ayan. Slide 2, si Tita Fepot. Slide 3, si Jairus. Slide 4, si Ate Jazz. Ayan. Slide 5, si Kuya Aldrin. Slide 6, si Tita Amy. Ayan ang slide. Ay, wait. Ay, parang bumalik. Erza, wait lang. Uy, ayun. Ay! Slide 6. Ano ba? Wait lang, nagloloko ang aking ano. Slide 6 si Tita Amy. Healing po yun, Tita Amy. Slide 6. Okay. Sorry, sorry. Ayan. Slide 7. Ako na lang din. Slide 7. Ayan. Tapos... Ay, hindi. O, si Pastor Bert pala. Pastor Bert. Slide 7. Yes, ma'am. Okay. Eh, wala si, slide ano, seven. Wala yata si Pastor Jeff. Si Malaya. Oh, si Malaya po ba na dyan? Malayang malaki? Aha, ayan. O, si Tita LV na lang po sa slide 7. Tapos Pastor Bert, yeah. Closing prayer. Yeah. Slide 7 ka raw. Healing? Healing. Opo, yung page 2 ng healing natin. Tapos, closing and benediction po kayo, Pastor Bert. Okay. Okay po. Okay. Ayan. So, slide 1, umpisan ko na po. Ay! Ang gulo ata ng ano ko ngayon. Ayan. Okay, tayo po mag-umpisa na sa ating general prayers. So tayo po yung manalangin. Lord, maraming salamat po, Father, for another encouragement for this week para po sa amin na mga prayer warriors niyo, Lord. Maraming salamat po dahil pinaalala niyo po sa amin na yung confidence namin and yung freedom to freely come to you, Lord, is always there, Lord God, na as we continue on with our relationship with you, lumalalim po yung faith namin at tumitindi po yung confidence namin sa inyo. Maraming salamat po dahil it's really a great honor po para sa amin na kaya-kaya po namin lumapit sa inyo ng nang wala po kaming guilt, wala po kaming shame, hindi po kami nahihiya, Lord God. Maraming salamat po because you are the Father, the Creator, and you are a miracle worker and a promise keeper, Lord God, na talagang kayo lang po ang maaasahan namin pagdating po sa mga pangangailangan namin, Lord. And ngayon po, itinataas po namin ang LA First Church of the Nazarene pastors, mga staff, mga spouses, at ang mga anak po namin, Lord God, sa La Filmas po, si Pastor Jeff, si Sister Minnie, si Cled, si Job, si Brielle, Father God. Maraming salamat po dahil pagaling na po si na Cled at saka si Brielle, Lord, and maraming salamat po dahil hindi po nahawa si Job, si Pastor Jeff at saka si Tita Minnie, Father God. We thank you so much dahil sa wisdom na ibinigay niyo po kay Pastor Jeff to lead the LA Filmas Church, Lord God. Yung church na itinayo niyo, Father. Maraming salamat po kay Pastor Bert, kay Sister Elvie, ganun din po kay James at saka kay Wedge, Lord, na mga anak nila, Father. Maraming salamat po dahil you can see their hearts. Their hearts are pure, Lord God, and they want nothing else but to serve you, Lord. And maraming salamat po dahil hindi po sila nagsasawa sa pagsaserve sa inyo at pagsaserve sa mga tao nyo sa church, Lord. Ganun din po sa amin, sa akin, kay Conrad, kay Erza, at sa bago pong darating na
blessing si Ezekiel Gideon, Father God. Maraming salamat po dahil kayo po nagpo-provide at nag-aalaga po sa amin, Lord. We pray that protektahan niyo po ako, Lord. Tsaka si Bogs, Lord God, sa panganak, Lord. We pray na maging safe po kami pareho, Father God. And maraming salamat po kay Sister Cled, Lord, na patuloy niyo pong ginagamit, Lord God. As young as she is, Lord, kayo po nabigay ng wisdom sa kanya, Lord God, and yung that fire burning in her heart to serve you and to serve the youth and young adults, Father God. Ngayon po, hawak na rin po niya yung broadcast. Lord, maraming salamat po sa lahat ng mga talents and abilities na ibinigay niyo po sa kanya. Nawa po yung mag-grow pa siya more in her relationship with you, Father God. And ganun din po kay Pastor Bong, kay Tita Terry, kay Karen, Father, nilalapit din po namin sa inyo, Lord God. Maraming salamat po dahil sinagot po niya kayo sa tawag niyo, Father God. He said yes to being a pastor, Lord God. And you know, kayo po nakakilala sa pamilya ko, Lord God, na sila po yung pinakamatagal na nagstay sa Latinas, Lord God. They are the ones that held it together, Father, with your help. Maraming salamat po dahil hindi po sila nag-give up sa Latinas. Maraming salamat po dahil patuloy po sila nag-serve sa inyo with humility, Lord God. And yun po ang kitang-kita namin. Maraming salamat din po kay Pastor Rave, Lord, kay Tita Girlie, sa mga anak po nila, Lord God, kay Gianna, kay Leslie, kay Shirley, tsaka kay doon po sa lalaki, Lord God. Nakalimutan po yung pangalan, but you know him. Lord, konting-konti na lang po, Lord God. Kasi si Shirley, nandyan na po sa church, Lord, umattend na po last Sunday. Sana po magpatuloy po siya sa paglapit sa inyo, Lord. I forgot his name. Pero siya na lang po ako lang, Lord. And makukumpleto na po yung pamilya nila dito sa La Firnas. Now hopefully, makita nila kung gaano ka-importante ang pagmamahal nyo sa kanila, Lord God, and ang mahalin nila kayo, Lord. Ingatan niya rin po si Leslie doon po sa school niya, kung nasan po siya, Lord God. And we pray, Lord, na protektahan niyo po itong pamilyang to, Lord, sa lahat ng mga gawa ng kaaway, Father God. We offer you also yung mga pastors ng English congregations, na Pastor Josue, Pastor Dan, Pastor Michael, Pastor Pedro, Lord, na patuloy po naglilingkod sa inyo, Lord. Si Pastor Josue na leader po ng MCB, Father God, I pray that you give him the wisdom at saka po yung heart niya. Lord, ibalik niyo po siya, Lord God, when he first fell in love with you, Lord. I pray, Lord God, na Lord, na bigyan niyo po siya ng wisdom on how to handle yung MCV, Father God. And if he needed a change of heart, Lord, then transform his heart. Lord, kayo lang po ang makakapag-ayos ng lahat-lahat dito sa MCB, Father. We pray for their families, their spouses, and their children if they have, Lord God. We pray for their protection as well, Lord. Kayo po magbigay ng provisions din sa kanila. Kayo po ang magbigay ng more people na pupunta sa congregation nila, Father God, na makakilala po sila sa inyo, Lord. We also pray for the Spanish congregation, si Pastor Juan, Pastor Lina, sa pamilya nila, Father God, protect them as well, Lord, and give them wisdom kung paano po patakbuhin ang church nila, Father God, na kayo po ang nagtaguyod, Lord. North Korean Mission Church, na Pastor Jong Wan Lee, Lord, bigyan niyo po siya ng longer life
so that He can serve you more, Father. And nawa po ay magkaroon po sila ng next generation na mga leaders and members, Lord God, dun po sa church nila. Ganun din po sa South Korean Praise Church, Lord, si Pastor Sungjae Kim, Pastor David Kim, Lord. Ingatan niyo po ang pamilya nila, Lord God. And Lord, kayo rin po magbigay ng wisdom. At saka po, nawa po ay mag-focus po sila sa pagsaserve sa inyo, Lord God. And ganun din po ang prayer ko na hopefully magkaroon din sila ng next generation of leaders and members and workers, Father God, all for your glory, Lord. And all of the Church of the Nazarene pastors, leaders, and their families, and all the Christian churches and leaders all over the world, Lord God, lahat po ng mga nagli-lead ng simbahan, Father God, lahat po ng mga workers ng simbahan, Lord, kayo po ang mag-ingat, Lord, and kayo po ang magbigay ng wisdom and knowledge on how to run the church, Lord. Ito po ay hindi namin church, ito po ay church ninyo, Lord God. So hopefully, mapagkatiwalaan niyo po kami, Lord, na magawa po namin yung mga dapat yung ang mga gusto niyo ipagawa sa amin. All for your glory, Lord. Ay, maraming salamat po. This we pray in Jesus' name. Amen. Lord, we lift up to you, Lord. Thank you, Lord, for giving us the chance to pray for all the leaders of our church, the MCB church staff and volunteers, administrative, custodial, and maintenance. We pray also, O Lord, for Sister Star Brown, Pastor Don, Mayor, Brother Curtis, Brother Nick, Brother Charles, Brother Mayor. We lift up to you, Lord, MCB staff na ito, mga volunteers, lahat po nagmamanate ng church namin dito sa third, sa ibang lugar pa po, Lord, na i-bless niyo po kami, Lord, at bigyan niyo po kami, Lord, ng pusong mapangunawa, O Lord, na magkaisa po kami, Lord, sa mga layunin, sa mga purpose, sa mga gawain po ng church, Lord, na huwag po kami, Lord, magkaroon ng mga hinanakit sa bawat isa, na kung may problema man po, Lord, sa church namin dito sa third, mapag-usapan po ito ng mga pastor ng maayos. Wala pong mga hinanakitan, wala pong mga sumbatan, kundi magkaisa po, Lord, para nagkalalago po ng bawat church namin sa third. I also lift up to you, Lord, sila Sister Brown, sila Pastor Dan. Patuloy niyo po sila bigyan ng wisdom na mapatakbo po ng maayos. Kung ano man po, Lord, mga ginagawa nilang mga rules, regulations, na i-relay po nila ng maayos sa mga pastors, O Lord, na naiintindihan po at huwag po magkakaroon ng mga conflict sa bawat pastors, magkaroon po ng mga inggitan, mga selusan. Alisin niyo po ito, Lord, sa church namin dahil gusto po namin, Lord, ang church na ito ay patuloy na lumago para sa inyo, O Lord, at hindi magkaroon ng kung anuman pong conflict. I also lift up to you sila Brother Curtis, si Nick, si Brother Charles, Brother Mayor, na ingatan niyo rin po sila, Lord, at i-guide niyo rin po sila na bantayan nila po ang buong church namin, O Lord, na mag-serve din po sila sa inyo, Lord, with all their hearts, O Lord. I also lift up to you, Lord, all the citizens of the World Charter School, Silver Lake, for all the principal, teachers, office personnel, custodians, parents, and students. I pray also, O Lord, na I continue to lift them up to you, Lord, na especially sa mga teachers na ma-guide po ang mga estudyante ng maayos. At sana rin po, Lord, ma-share sila po, Lord, makakilala sa inyo para ma-share po nila at ipakilala din po kayo nila sa mga estudyante nila, Lord, sa mga office personnel na sana po mga estudyante, sana po, Lord, makakilala din po kayo sila sa inyo at mga parents, mga estudyante. Lahat po ng citizens of the World Charter sa malahat mga eskwela, Lord, patuloy din po. Ingatan ito, Lord, wag na po magkaroon ng mga hate crimes, especially sa mga students, yung mga patayan, O Lord. At mga estudyante po mapasok ng face-to-face, ingatan nyo rin po sila.
At balutin niyo sila na inyong mahal na dugo. Lahat po sila, Lord. Lahat ng mga eskwelahan dito sa Amerika, sa Pilipinas, sa tabuong mundo. Sana po, Lord, ang mga estudyante, magkaroon din po, Lord, ng mga workers para ma-share din po ang inyong salita sa kanila at makakilala po sila sa inyo at magkaroon ng space, personal relationship with you. Thank you, Lord. And we know, O Lord, that all our prayers, O Lord, will reach heavens. And you will also answer all our prayers. And you will listen to all our prayers, Lord. Kayo po, Lord, ang aming tagapagligtas. Kayo po, Lord, ang aming Savior na makapagligtas sa mundong ito. Lord, I also lift up to you, Lord. Isisigit ko lang po ang mga nurses sa Pilipinas ngayon na nagkakagulo-gulo dahil hindi po sila nasusweldohan ng maayos. At na nangangamba na po ang gobyerno dahil ang dami na pong nag-aalisan, nag-resign ng mga nurse, pumupunta sa abroad, nabibigyan ng magandang offers, nawawalan po ng nurse ang Pilipinas, at lalo na sa panahon na ito, Lord. Kaya we pray, O Lord, for our government, na sana po, Lord, i-release sa kanila ang sweldong nararapat po sa kanila para hindi na po nila iiwan ang Pilipinas. Naniniwala po kami, Lord, na dinigin po ninyo ang mga request namin, prayer request namin. In Jesus' name, amen. Heavenly Father, kayo po ang tawag sa amin na mag-work para sa church, Lord, according sa mga gifts na binigay niyo po sa amin. Kaya po ngayon, pinagpipray po namin lahat po ng inyong ng mga tinawag niyo po sa iba't ibang ministry para maging leaders at mga teachers po sa aming church, Lord. Nawa po yung panawagan niyo po sa kanila ay palaging maging fresh sa kanilang mga puso. Always renew and refresh their spirit for working for you, Lord. And nawa po ay araw-araw ay may they always seek your counsel sa araw-araw, yung wisdom po at guidance, Lord, as they also give spiritual guidance to others whenever we do our Bible studies and our prayer gatherings, Lord. Bigyan mo po sila ng maraming-maraming patience, peace, and kaligayahan sa kanilang mga ginagawa at kahit na po mahirap po yung kanilang ginagawa, i-equip mo po sila ng faithfulness, Lord. At tinataas ko po yung mga babanggitin ko pong pangalan, sila Pastor Bong, si Sister Girly, Sister Faye, Sister Fepot, Sister Minda, and Sister Rachel, sila po yung mga aming part ng board members and kanilang mga families. Father God, humihingi po kami ng protection over the families of also our members. Nawa po wala pong troubles na mag-fall upon sa kanila. Keep them away from all accidents and sa mga ilayo mo po sila sa lahat ng kasamaan. Wala pong nawang mga intruders or any calamities na mag-disturb po ng kanilang mga tahanan. We trust in your mighty power, Lord, to keep us away, to keep all these families away from any form of evil, all these families that I'm going to mention, the Abrera family, Anastasio family, Ascaraga, Banares, Beck, Bermudo, Carter, Sempron, Cruz, De La Cruz, Dumuk, Formentera, Francisco, Giwa, Isidro, Huco, Lopez, Madrid, Maranan, Meneses, Mondia, Pagyo, Plan, Raimundo, Ruiz, Salayao, Samadi, San Bonaventura, Santillan, Sembrano, Tumayao, Valdez, Victorio, and Ikoy.
Dear God, kinakommit po namin sa inyo itong mga families na to, kung sino man din pong may sakit sa kanila. Naniniwala po kami na kayo po ang great healer, Lord, the great physician. May your comfort be with their family members who are physically in pain right now. Ipuin mo sila ng healing hands mo, Lord. Send forth your word at cast away all their diseases, Lord. Let your healing power flow through every cell in their bodies, Lord. Pinagpe-pray din po namin na i-restore nyo po yung mga bonds and relationships sa mga family members. Lord, alam po namin na wala pong imposible sa'yo, Lord, and that hindi po namin ito magagawa kung lahat ng ito kundi dahil sa'yo, Lord. So for that, we ask that your Holy Spirit to surround these families with your love, Lord. Ikaw po, Lord, ang ultimate source of strength namin. When we are weak, you are strong. You lift us up when we are down. Salamat, Lord, for always raising us up with your mighty hands. And we are always grateful that you manifest your power sa mga buhay ng aming mga leaders, families, and members, Lord. All this we pray in Jesus' name. Amen. Yes, hallelujah. It's very good. That as we say, you all church members and workers, attendees, viewers, to have a personal encounter with the Lord, to be protected from COVID-19 or any other harm, and not to have adverse reaction from COVID-19 vaccines, and job protection for new jobs kung kailangan po. And that as din po namin sa inyo, God, all church ministries and activities, new leaders, workers, for each ministries, for all activities to be led by the Holy Spirit for God's glory. At itong darating upcoming Spanish Women and Busilac Fellowship, 126th year anniversary of LA First Church of the Nazarene, Pastor Appreciation Day, membership class, at itinatas din namin ng protection for all churches' equipments at lahat ng mga kagamitan na ginagamit sa pag-worship sa inyo, God, na protektahan po and our district superintendent, Pastor Greg Garman and family. In Jesus' name we pray, amen. Lord, salamat po, Lord God, sa gabing ito, Lord God, sa opportunity that we have freedom, Lord God, para manalangin po at mag-pray po para sa aming mundo, Lord God, sa world news. We pray for safe and effective coronavirus vaccine at saka po yung mga booster shots. We pray for, especially po yung vaccine po para sa children, Lord God, sana po ma-develop na po and maging safe po para sa mga bata. Para po hindi na po, hindi po na po nag-worry ang mga adults and maging extreme po yung effects po sa kanila ng COVID, and sana we pray, Lord God, na mawala na po itong COVID, kayo lang po ang magiging paraan, Lord God, because nothing is impossible with you, Lord God, at kayang-kaya niyo pong tanggalin ito, Lord Jesus, and we pray for it, Lord. Lord, we pray for the countries who are greatly affected by the disasters, coronavirus, oops. Noel. Slide 5. Okay. We pray for the countries who are greatly affected by the disasters, coronavirus, poverty, drugs, corruption, Lord God. We rebuke the spirit of corruption, Lord. We pray for matapos na po mga wars, matapos na po ang terrorism, no more violence, Lord God. We rebuke crimes, injustices, homelessness. We pray for the LGBTQ community, Lord God, na mamulat po sila and makilala po nila kayo, Lord.
pray for the human and drug trafficking na sana po matigil na po para po wala na pong buhay o or souls na mapariwara po, Lord Jesus, Lord. And Lord, we pray for Israel's peace and to acknowledge Jesus as their Messiah, Lord God. We pray for Afghanistan, Lord God, na sana po ay maging seekers po sila of peace, Lord God. And nothing is impossible, Lord God, kung si Abimelech nga po, Lord God, na hindi po naniniwala sa inyo. You revealed yourself to him via a dream, Lord God. Naniniwala po kami na posible rin po ito sa kahit sino po sa buong mundo, Lord God. And Lord, we pray for the businesses and establishment worldwide to safely reopen, Lord God, especially sa Philippines, they're starting to reopen businesses, Lord God. We pray na hindi na po sila mag-close down, wala na pong mga quarantine, strict restrictions, Lord God, na mag-open po ang economy nila para po mag-grow po ang Philippines, Lord God. And we pray for the future election, Lord God, na maging maayos po, and kung sino po ang maluluklok sa mga posisyon, Lord God, ay maging maka-Diyos po, Lord God, at para po umangat po ang Pilipinas, O Lord. And Lord, we pray for all world leaders, Lord God, Kina Biden, Lord God, and all the leaders, the ministers po sa buong mundo, mga presidents, Lord God. We pray for godly leaders, may you reveal yourself to them, Lord God, na sana po ay magkaroon po sila ng takot po sa inyo at ituloy po nila ang kahit mga gawain po para sa inyo, O Lord. And Lord, we pray for safety and protection provisions for all the missionaries, intercessors, katulad po ng nabanggit po kanina yung mga sa Haiti, Lord God. We pray for their protection, Lord. And yung mga nakidnap po, Lord God, please keep them safe, Lord God. Guide them, protect them, O Lord God. Shield them, Lord God. Send forth your angels, O Lord God, na ma-protection na po sila. And may no harm come upon them, Lord God, in Jesus' name, O Lord. We claim it, O Lord God, na makakaligtas po sila. Katulad po ng story ni Tita Fe, Lord God, na pinaksyon na you protected them, O Lord God, sa kahit anong harm, Lord God, and she was able to live until this day, O Lord God. Sana po, protectan niyo din po sila, O Lord, na maging ano po ito, maging a witness po sila, maging testimony po ito ng inyong kabutihan, O Lord God, na maging mas marami pong makakilala po sa inyo dahil po sa nangyari pong ito, O Lord God. You will use them for your glory, O Lord. And Lord, for all God's people, Lord God, to humble, repent, and turn away from wicked ways, so God will hear from heaven and heal our lands for a revival starting from ourselves, our families, and our community, Lord God. Lord, we just pray for your presence, for your love, for your anointing upon us, O Lord God, that we may bless your name, we lift your name, Lord God, for we love you, we honor you, and we want to glorify you, Lord God, and honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa gabing ito, Panginoon. Dito ulit kami, Panginoon, sa iyo. Hindi kami manghihinawa, Panginoon, na humingi sa iyo, Panginoon, ng aming mga prayer requests, Panginoon. Napakarami pong problema sa mundo, Lord God. Hindi po nawawala, Panginoon. Kaya nandito po kami, Panginoon, upang ipagdasal po, Panginoon, ang aming mga problema, mga sakit, Panginoon, lahat ng mga hindi magagandang bagay na nangyayari sa mundo, Panginoon. Lord, sa mga may sakit, Panginoon, lalo na ngayon, Lord God, taglamig na naman po, may init sa araw, tapos malamig sa gabi, Panginoon, marami nagkakasakit, Panginoon, may ubo, may sipon, Panginoon, allergy, O Lord God. Panginoon, ikaw po, Lord God, ang aming great physician, Panginoon. You are our Lord, Jehovah Rapha, Panginoon God, na mag-heal sa amin, Panginoon, O Lord God. Hindi po kami manghihinawa, Panginoon, na hingin sa iyo, Panginoon, ang healing, O Lord God, dahil sinabi mo po sa iyong salita that by your stripes you are healed, Panginoon, O Lord. So salamat po, Panginoon, na nabibigyan mo kami ng pagkakataon na maipag-pray, Panginoon, ang mga may sakit, Lord God. Lalo na po, Panginoon, sa aming mga
church members, Panginoon, na may sakit ngayon, O Lord God, heal mo po kami, Panginoon. Kasama po, Panginoon, itong mga nasa list po namin, Lord God. We pray, Panginoon, for Tara Gonzalez, may multiple cysts on both breasts, and with the fatty liver, Panginoon, pagalingin mo po siya, Panginoon. Wala pong imposible sa iyo, Lord God. Alam po namin na magkakaroon ng miracle sa buhay niya, Panginoon. Ngayon din po si Nenette Bermudo, Panginoon, may vertigo siya, O Lord God. Heal her, Panginoon, yung kanyang pananakit ng ulo, nahihilo, Panginoon. May you heal her, Panginoon, continuously, Panginoon, O God. Si Walt po sa CH, meron po siyang CHF, Panginoon. Hindi ko po alam kung ano ibig sabihin ng Panginoon, pero ikaw po nakakaalam kung ano pong sakit na yun, O Lord God. Pagalingin mo din po siya, Panginoon, O Lord. At si Lolo Ramon po, may dementia at may COPD, O God. Grant him the healing that he needs, Panginoon, O Lord. Heal him from the top of his head to the sole of his feet, Panginoon. Ngayon din si Maria, Panginoon, meron siyang neck and back pain, Panginoon, O God. Lord, heal her, Panginoon, sa kanyang mga nararamdamang sakit, Panginoon. Merong mga gamot, Panginoon, na maaring inumin, Panginoon, ngunit ikaw po, Panginoon, ang magbibigay, Panginoon, ng effectiveness sa mga gamot na ito, Lord God. Lord, we pray din po, Panginoon, kay Pastor Bert, Panginoon, meron siyang arm pain, tsaka yung muscle sa back niya, Panginoon, at yung varicose veins niya and eye problems, Panginoon, O Lord God. Lord, ikaw po, Panginoon, ang Diyos na kanyang sinasamba. Kaya, Panginoon, siya ay umaasa, Panginoon, na lahat ng kanyang pains, Panginoon, na nararamdaman ay iyong tutugunan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, kiniklaim na po namin ang lahat ng healing, O Lord God, sa mga nararamdaman ni Pastor Bert, O Lord God. Ganun din po, Panginoon, si Danny at saka si Jennifer Feliciano, Panginoon, mayroon silang kidney problems, Panginoon, O Lord God. Napakahirap po, Panginoon, na magkaroon ng kidney problem, Panginoon, O God. Pero wala pong imposible sa iyo, Panginoon. You are the God who can do everything, Panginoon. We just leave to you, Panginoon, ang kidney problems, Panginoon. You are a big God, Panginoon, and this kidney problem will be a small thing for you, Panginoon. We claim, Panginoon, for healing, O Lord God. Ganun din po, Panginoon, kay Oliver Mudo, meron siyang swollen lymph nodes on the neck, Panginoon. Pagalingin mo siya, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kiniklaim po namin na pagagalingin mo rin siya, Panginoon, O God. Ganun din po kay Vedi, may pancreas problems, O God. Lord, it's another difficult problem, Panginoon, magkaroon ng pancreas problem, Panginoon, O God. Pero naniniwala po kami, Panginoon, na maliit lang po para sa inyo to, O Lord God, because you are our Jehovah Rapha, Lord God. At ganoon din po kay Sister Pepot, Panginoon, yung kanyang problema sa kanyang finger, Panginoon, O God. Ikaw po, Panginoon, ang mag-heal nito, O Lord God. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon, O God. Kay Belma, O Lord God, na nasa ICU due to aneurysm, Panginoon. Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang mag-heal sa kanya, Panginoon. I-comfort mo siya, Panginoon, kung ano man ang nararamdaman niya, Panginoon. We are confident, Panginoon, na hindi mo siya pababayaan, O Lord God. Ganun din po sa Sister Elvis, ma'am, Panginoon. Si Juanito Feliciano, Panginoon, na may dementia, O Lord God. Make their memories be renewed, Panginoon, O God. Ganun din po kay Lydia na may Huntington's disease, Panginoon, O God. Ikaw rin po ang bahala, Panginoon, sa kanyang sakit, Panginoon. Ganun din po kay Arlene Gino na may diabetes, Panginoon. Lord, walang imposible, Panginoon. Tinataas namin siya, Panginoon, sa iyo, O Lord God. Ganun din po kay Tony na may diverticulitis, Panginoon.
Lord God, be His healer, Panginoon. In Jesus' name, O Lord God, we claim healing, O Lord God, over his disease, O Lord God. Ganun din po kay Noli, na merong low platelets, Panginoon, O God. Ikaw po ang mag-normalize, Panginoon, sa mga platelets niya, O Lord God. Kay Wina, Panginoon, na meron siyang multiple lumps on her body, Panginoon. Lord, ginagawa mo na po ito kay Job, Panginoon, noon na nagkaroon siya ng mga bukol sa katawan, Panginoon, pero na-heal mo siya, Panginoon. At hindi rin imposibleng magawa mo ito kay Wina, Panginoon. We believe so, Panginoon. Kay Karen po, na may multiple cysts sa ovaries, Panginoon. Ikaw rin po, Panginoon, ang tumunaw, Panginoon, sa mga cysts na ito sa kanyang ovaries, O God. Lord, kay Saeed Astafan, Panginoon, meron siyang multiple sclerosis, Panginoon, O God. Lord, we lift to you, Panginoon, sa sakit na ito, O Lord God. Napakahirap din pong sakit niyan, Panginoon, O God. Pero Lord, we believe, Panginoon, that by your stripes, he will be healed, Panginoon, O God. Ganun din po, Panginoon, kay Chrysaline Ibarra, O God. She's at the end stage, kidney disease, Panginoon, and blindness in one eye, Panginoon, O God. Lord, heal her, Panginoon, O Lord God. Comfort her, Panginoon. Let the doctors, O God, the medical staff, Panginoon, help her with the medicines, O God. But you will be, has the final answer, Panginoon. Be her God, Panginoon, O Lord God. At Lord God, kay Sister Faye, O Lord God. Sister Faye Dumok, he has the cyst on the left eye and ankle pain, Panginoon. Lord, you know her problems, Panginoon, O Lord God. Alam ko hindi mo siya pababayaan, Panginoon. She has been a very dedicated daughter of yours, Panginoon. At ganun din po kay Danilo Tabili and Rene, Panginoon. We pray for their speedy recovery from heart bypass, O God. Be their healer, Panginoon, in Jesus' name, O Lord God. Ganun din po kay Lorna Schaefer. Woke up from coma but still in the hospital, Panginoon. Ikaw pong bahala, Panginoon, sa kanyang pagpapagaling, Panginoon. Huwag mo siyang pabayaan, Panginoon, na ma-discourage siya, Panginoon. Give her hope, Panginoon, na tuloy-tuloy siyang mapapagaling, Panginoon, O God. At ganoon din po kay Conrad, Panginoon, sa kanyang knee and ankle pain, Panginoon. Pagalingin mo po siya, Panginoon, with her pains, Panginoon, O Lord God. At kay Winnie, Panginoon, na mayroong tachycardia, Panginoon, kung siyang pabayaan, Panginoon, O God, be her healer din, Panginoon, O Lord God. Lord, sa dami po, Panginoon, ng mga may sakit, Panginoon, lahat pong ito, Panginoon, ay puso naming tinataas sa iyo, Panginoon, dahil alam namin po kung wala kaming ibang tatakbuhan, Panginoon. Ikaw lang po. Ikaw ang aming great healer, Panginoon, our Jehovah Rapha, O Lord God. We endow to you, O Lord God, everything, our pains in our bodies, O Lord God. Lahat-lahat po, Panginoon. This we pray and ask in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Salamat po, O Diyos. Muli kami po ay lumalapit sa inyo, Father. We thank you for the privilege that we can come to you and pray, Lord God. And pray for all our brethren who are sick right now in the name of Jesus. Yes, Lord. Lord, we just cast out any unhealthy and abnormal cells in their body, Lord. Alam po namin, Panginoon, kayo ang may gawa sa aming mga katawan, Panginoon. And you can restore them, Lord, right now in the name of Jesus. Whatever disease, Lord, because you are our healer, you are our great physician, Lord God. Yes. And we believe that and we trust you, Lord, that you will do some miracles, Lord, right now in the name of Jesus, in their body. Kahit nasaan man po sila ngayong gabi, Panginoon. Sa kanila po, Panginoon, na mayroong pain ngayon, Panginoon, give them,
Lord, relieve the pain po sa kanilang mga katawan. Comfort them in, po sa kanilang pain. Give them hope and courage, Lord God, na kanilang kailangan, no, Diyos. Yes. At Lord, at ang kapayapaan sa kanilang puso, Panginoon, ibigay niyo, Panginoon, na magtiwada lamang po sila sa inyo. Mm. Surround them with your love, Lord God, and embrace them as they are in their beds, Lord, in the hospitals, or kahit nasan man po sila ngayon, Panginoon. Lord, let your healing hands be upon them, Lord God. And we believe, Lord, that you are touching them right now. Inadalaw niyo po sila, Lord. Inaalala niyo po sila. Na, yes. Nasa puso niyo po sila, Panginoon. And we trust you and we entrust them to you right now. We entrust them to you, Lord. We entrust to you, Mila, Daniel, Sheila, Tulipat, Dornichella, Diane's husband, Mike C., Alette, Vina, Senith Serabia, Elaine, Beth Bacalan, Aisa Madlang Awa, Angie Golden, Regina Crowley, Agnes Rojas. Lord, we believe because you are your name is power and your name is healing and your name is life, Lord. And we trust them to you, Lord. We believe, Lord, right now. We believe, Lord. You're doing it right now in Jesus' name. And we also pray for the people that are having COVID-19 po na nagpapagaling na po and restore po yung mga nawala sa kanila, Panginoon, sa kanilang katawan. Ibalik niyo po, Panginoon. At wala pong imposible sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Alam po namin walang imposible kasi narito po kami, Panginoon, because we believe, Lord, and we trust you that you will do miracles, Lord. Miracles after miracles sa kanilang mga katawan, Panginoon. Balik niyo po yung strength na nawala sa kanila, Panginoon. And we thank you for all the healings and for those who are recovering from it, Lord, that they will have complete healing in Jesus' name. Hallelujah. And not have any other complications, Lord. We believe, Lord, in Jesus' name. And we also pray for Tita Fepot's ultrasound, Lord, on November 3. We pray for good results na wala pong anumang pong negative results po. At ito po ay magiging normal lahat. Wala pong magiging problema because we trust you, Lord, and we give you everything, Lord God. Yeah, amin po siyang inahabilin sa inyo, Panginoon, yung ultrasound na to, that it will come out negative. At ganun din po si Jairus, ang exam niya for exit exam for RN on Monday. Lord, lahat po ng kanyang pinag-aralan, Panginoon, lahat, Lord, bigyan niyo po siya ng wisdom. Paalala niyo po sa kanya. I-quicken his mind, Lord God, para po maalala po niya lahat yung mga napag-aralan niya at kanyang maipasa ang RN, Lord. And we believe, Lord, that Hallelujah. Everything will be okay, Lord. Pagkat kayo po ang mayakda ng lahat at kayo po ang nagbibigay ng karunungan sa bawat isa saan. Lalo na po kaming nagtitiwala sa inyo. Salamat po sa inyong gagawin. Yes, salamat din po sa gabing ito that we have the privilege to call you and we pray, Lord God. At salamat po sa akin mga kapatid na nanti rito. Together that we will always lift you up and glorify you. In Jesus' name we pray. Yes, Lord. Amen. 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 Right now, closing na. Yeah. Praise God. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. You are an awesome God. You are a holy God. You are a God who will bend your ears, Lord God, to the cry of your people. Your children. Gaano man kami kahina, Panginoon, kami pa rin, Panginoon, ay inyong pinapakinggan, Panginoon, sa aming mga dalain, kahit na meron kaming kapalpakan, Panginoon. For you really care for your children. Kaya salamat po sa gabing ito, Panginoon, sa lahat ng aking mga kasamaan sa prayer team na binibigyan niyo kami ng desire sa aming mga puso na ikaw ay aming purihin maging sa pamamagitan ng pagdalangin, Panginoon. Lord, salamat po kay Pastor Tin. Continue to bless her, Lord God.
sa kanyang pamilya, Panginoon, sa kanyang buong sambahayan, maging sa kanyang darating na panganganak, Panginoon. Lord, kayo po, lahat na mag-provide sa kanya. Lord, thank you for Sister Amy, Lord God. Continue, Lord God, as she desire more to know you and serve you, Lord. Continue, Lord God, as she mature and grow in you, Lord. Kami pong lahat, Panginoon, ay binabago niyo at binibigyan ng pagkakataon na lumago. So bless her and Brother Alvin. Continue also to sa kanyang kaarawan, Panginoon, Lord. Continue to bless him and give him good health and more years to come, Panginoon. At kayo, Panginoon, ay kanya rin paglingkuran patuloy, Panginoon. Salamat po sa pamilyang plan, Panginoon Diyos. Continue to bless them. Ganon din po yung pamilya ni Jairus, Lord God. Sister Rachel, kanilang mga anak, Panginoon. Lord, continue. Lord, you know their heart as they continue to give themselves to you in service of God sa church. Salamat po sa buhay nila, Panginoon, Lord. And also, Lord God, grant the desires of their heart. Salamat po sa paglilingkod nila sa inyo, Panginoon. Yes. Salamat po, Diyos, sa sino pa? Si yung mag-asawa, Panginoon, Anastasia, si Alvin, Aldrin, and Jasmine, Lord God. Si anak nila, si Allison, si Anaya. Lord, bless them as well, Lord God. Tinawag din niyo sila, Panginoon. There's no accident in you, Lord God, that they are now part of God in your body and they're part of the worship team. Lord, salamat po, Panginoon, na binibigyan sila ng tinig, Panginoon, o boses para ikaw ay kanilang purihin at yung mga anak, Panginoon, ay ilapit nila, Panginoon, sa iyo sa kanilang pagpuri, Panginoon. So salamat po sa buhay nila. Continue to watch over them and protect them and bless them as well, Father God. Sino pa ma? Salamat po. Si Sister Pepot, Lord God. Pagpalain nyo rin siya. Kasama po si Tep-Tep. Lord God, Lord bless them. Kahit na sila po ay silang dalawa mag-ina doon sa apartment. Hindi nila kasama si Faith, si Hazel, at saka si David. But as well, Lord God, ingatan nyo rin sila. Yung mga nasa Pilipinas. At hindi po kayo nakukulang, Panginoon. We know that you will provide their needs. Lord, bless them. At si Tep-Tep, Lord, malaking biyaya, pagpapala rin siya, Panginoon, yung buhay niya. Kahit na hindi siya nakakarinig, hindi nakakapagsalita, Panginoon. Pero marami pong napapagpala, Lord. Gumawa po kayo ng himala sa kanila, Panginoon. Maging yung kapatid niya, si David, Panginoon. Now we know na even though they are deaf and mute, Lord, and yet, they give glory to your name. Nawa, Panginoon, marami pong ma-challenge sa buhay nila, Panginoon. Yes, Lord. So bless them. Ganun din kay Tita Pedumok, Lord God. Lord, magpalaan niyo siya kahit na 97 na siya. 91, Lord God. Still na tumatayo at naglilingkod sa inyo. Lord, nawa ay maging challenge din sa amin, Panginoon. Na siya ay maging halimbawa, Panginoon. Patuloy, O Diyos. Siya rin ay ingatan and give her continually, Lord God, good health. Salamat, yes, sa buhay niya. Ganon din po si Pastor Jeff, ang aming punong pastor, our lead pastor. Lord, continue to give him the wisdom. Lord, na alam namin na kayo nagbibigay ng kalakasan sa kanyang buong sambahayan. Panginoon, we pray na sila'y patuloy niyong ingatan. Lord, bless them. At ilayo sa anumang mga gawa ng kasamaan. Lord, yung the enemy, Lord God, i-prosper nyo sila, Panginoon. Vindicate nyo sila, Panginoon. Lord, you know the heart of your servant, Lord. As he offer himself to you, Father God. Lalo na sa pangungunan niya sa iglesia. So continue to protect him and we lift him up to you. There's no any harm, Lord, na magagawa ng kalaban, Panginoon. Lord, put hedges around him, Lord God, your fellow angels to their family. Kayo po, Panginoon, magpala sa kanila, Panginoon Diyos. Salamat po kay Pastor Jeff, Lord God, sa kanyang mga gifts na pinagkaloob niyo sa kanya sa pangangaral ng mga salita, Panginoon, Lord.
Truly indeed, Lord, you are working, moving, O God, and you're alive in our church. At marami po ang nabiblessed, Panginoon. Nawa patuloy po, Panginoon. More than this, much more than this, Lord God, pagkakalob niyo pa sa iglesia as long na kayo po ang aming tinataas na bida, Panginoon, sa iglesia, Panginoon, sa church. Lord, salamat po, and even right now, Lord, at sa lahat ng aming mga pamilya, Lord, we declare and we decree that there is no form of weapons will prosper against every family that we represent, maging every members of the family, of the church, O God. Yes. Mga kasama namin, sinasaway namin ang lahat ng gawa ng kalaban. We declare them they are powerless and we pull them down. They have no authority over every family that we represent, Panginoon. Lord, in Jesus' name. And we declare also and we decree, Lord God, that there is no curse will be upon our family, but your blessing be upon us, O Father God. Yes, Lord, salamat po, Panginoon. Yes, pagpalain mo nga ang bawat pamilya, O Diyos. Yes, salamat po sa gabing ito. At Panginoon, salamat po, Panginoon, na tunay nga yung nabanggit na words of encouragement na we have that confidence and to come to you in with boldness, Lord God, to your throne of grace. Yes. And we have that faith that comes from you na ikaw rin, Panginoon, ang nagkakaloob nito. Kaya, Panginoon, sa gabing ito, ikaw ang dakilang tagapamagitan. You are the greatest intercessor with the Father. Nakasama niyo po ngayon na kayo ang namamagitan sa amin, Panginoon. At ang lahat ng aming dalangin ay dinudulog niyo sa Kanya. Yeah, Lord, na tulungan niyo kami na lumaki pa ang aming pananampalataya sa inyo, ang aming pagtitiwala sa inyo. Kaya maging sa gabing ito, Panginoon, sa aming pansamantalang paghimlay, Panginoon, ikaw pa rin ang aming maranasan. Maging sa aming mga panaginip, O Diyos, ikaw pa rin, Panginoon, ang aming masumpungan. So salamat po, Diyos, napakabuti nyo, napakabait nyo, Panginoon, sa mga anak nyo at sa aming mga pagkukulang, kayo pa rin, Panginoon, ang nagpupuno, O Diyos, yes, at kinakatagpo ang lahat ng aming mga pangangailan. Yes, kayo ay Diyos na buhay. Kaya, Panginoon, na alam namin pagtatanggol nyo at ipaglalaban nyo, Panginoon, ang bawat anak nyo na nagtitiwala sa inyo, Panginoon. So salamat po sa gabing ito. Ayan nyo po, Panginoon, ang iyong pagpapala at kapayapaan ay siyang ipagkaloob nyo sa inyong mga anak. At ayan nyo po, Panginoon, na ang iyong ningning ng iyong mukha, Panginoon, at ay siyang masilayan at ang iyong mayamang biyaya ay inyong ipagkaloob. Ganun din po, Panginoon, na ang iyong mukha, Panginoon, ay aming masilayan at ipagkaloob mo nga, Panginoon, ang iyong kapayapaan sa bawat isa. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming hiling at dalangin sa inyong pangalan na aming tagapagligtas at Diyos ng aming buhay na si Yesu Kristo. At lahat tayo magsabi ng amen. 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 Sino pa po yung hindi ko nabanggit? Salamat po sa prayer. Yeah, amen. Salamat din po sa inyo. Sana hindi kayo nakatulog sa panalangin ko. Ganda-ganda nga eh. Very blessed. Thank you. Yes. Amen. Good night. Okay, blessing. God bless. Nakasama yeah namin kayo palagi sa prayers. Yeah, sana dumami pa tayo, ano? Yes. Pray for more warriors, prayer warriors. Yeah. Anaya! Oh, nandun na si Malayo. Alam na niya eh. May cue na siya eh. O, finger-finger po tayo. Ayan. Ayan. Si Raisa na lang. Ay, hello! Hello! Oh, beautiful! Okay, ready? One, two, three!
Ayun, ako, maraming salamat po sa inyo. Sir Jeff, good night. Good night, John. Bye po. Good night po. Good night. Bye. Hi, Pastor Jeff. Picture it. Picture it. Nasa na si Rachel. Nawala si Rachel. Ayun. Ayun, ayun. See you. Si Rachel, eh, wala si Rachel. Si Rachel. Then nandiyan. Ah, si Tita Pepo, picture daw. Tita Pepo, picture po ulit. Paso baka sinara na yung laptop. Ah, sinarado na niya? Opo, siguro. Teka. Yeah, magkwento muna kayo bago kayo matulog. Or papasukin mo na lang dyan sa kwarto. Diba? Tawagin mo na lang. Sir, pareho pala kayo nasa LA. Wala po, hindi ko sumasagot. Nasa Glendale po ako eh. Nasa ano kayo? Sila po yung nasa LA. Oh, sige. Oh, itong picture, ano na lang natin? Dalawahin na lang. Dalawahin na lang. Ayan. Okay, yeah. Okay. Sir, good night. Friday. I'm watching Daniel.